Sa pong pinagpalang Biyernes ng umaga sa inyong lahat mga kapatid dito sa Doha, sa Qatar, dito sa Alcor at sa buong Middle East. At isa naman pong pinagpalang Biyernes ng hapon dyan sa Pilipinas, sa ating mahal na bansa. Magandang hapon din kina Mami, kina Jan, ciao, at sa ating pong mga kapatid dyan sa Pila, Laguna. Purihin ang Panginoon sa patuloy na pagkakalupo niya sa atin ng pagkakataon upang lalong lumalim ang ating pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. At tulad po ng alam na nating lahat, ang ating pong series na tumatakbo ngayon sa ating Friday School ay walang iba kundi ang kautusan sa context po ng pagtubos, sa kasaysayan ng pagtubos. At nasa lesson 17 na po tayo, the Ten Commandments and the New Covenant. At nung nakaraan po, inumpisahan po natin ang lesson 17 sa pamamagitan po ng pagpapaliwanag na ang Ten Commandments po na isinulat sa dalawang tapyas na bato at ganun din isinulat po sa Exodus 20 at saka sa Deuteronomy chapter 5. Yan po ang tinatawag nating letter of the law. Pero behind the letter of the law, meron po tayong tinatawag na the spirit of the law. At yung pong sampo na nasusulat sa Ten Commandments, behind the letter, meron pong 10 principles yan. Okay? At pag sinabi po natin 10 principles o 10 spirit of the law, yan po ang mga prinsipyong napapaloob dyan sa mga written commandments na yan. Ngayon, yung pong written, what is written, yan po ay inadequate para sakupin lahat ng spirit of the law. Ang katunayan po niyan, yung letter ng Ten Commandments, yan po ay iniakma ng Diyos, una, sa spiritual immaturity ng kanyang bayang Israel, dahil ipinagkaloob po yan sa bayan ng Israel, yung Ten Commandments kasama nung 600, other 603 commandments sa law ni Moses. Yan po ay iniakma sa spiritual maturity ng bayang Israel na kalalabas lang po sa 400 years na pagkaalipin. Na ano pat, sabi nga ng kwan ko, professor ko noon sa calculus, their knowledge is approaching zero. Right? Yung knowledge nila sa Diyos is approaching zero. Ibig sabihin, nakalimutan na nila yung Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, nakalimutan na po nila. Ang katunayan niyan, pati nga yung pangalan ng kanilang Diyos ay nakalimutan din nila. Yung pangalang I Am at saka yung ibig sabihin niyan, yung Yahweh. Alright? Nakalimutan na rin po nila yung pangalan pong ng Diyos nila na Elohim. Kaya kung natatandaan ninyo, noong utusan ng Diyos ang propetang si Moses, ang sabi ni Moses, ano ang sasabihin ko sa Israel, sa iyong bayan? Kung itatanong nila, ano ang pangalan ng Diyos na nagsugo sa iyo? Right? Hindi na rin nila alam ang pangalan. Pati si Moses nga, hindi na niya alam. Right? So, yung pong Ten Commandments, yung letter ng Ten Commandments at ng iba pang laws ni Moses o binigay ng Diyos kay Moses, yan po ay iniakma ng Diyos doon sa spiritual immaturity ng bayan ng Israel. At pagka sinabi nating immature spiritually, eh yan po ay kwan, kailangan mag-umpisa sa basic. Right? Gaya limbawa, yung mga bata po, umpisahan mo yan sa basic. Sa kindergarten, tapos punta ng elementary, punta ng kwan, yung iba nga, nanggagaling pa sa nursery. Okay? So mag-uumpisa ka talaga diyan sa very basic na mga kaalaman na dapat malaman po ng isang immature.
At ganun po ang ginawa ng Diyos na ibigay niya ang Ten Commandments para po yan sa mga spiritually immature na bayan ng Diyos, ang Israel. At hindi lang po iniakma ng Diyos sa spiritual immaturity ng bayan ng Israel ang Ten Commandments at ang 603 other commandments sa law ni Moses, iniakma rin po niya yan sa environment, sa culture, right? Sa worldview ng mga Israelites noong panahon na yon. Kaya halimbawa po, sila ay napapaligiran ng mga bansang mahilig sa pagsamba sa mga inukit na larawan. So, akma po ang wordings ng Ten Commandments sa mga ganong sitwasyon. Okay? Kaya po yung law against idolatry, yan po ay nasa context po ng mga bansa, dahil ang bayan ng Diyos na immature spiritually, ay napapaligiran po ng mga bansa na mahilig po sa mga idol worship. Yan po ang prevailing na circumstance ng Israel nung ilabas sila sa Ehipto at ibigay sa kanila ang Ten Commandments at ang other 603 commandments sa law ni Moses. Kaya kailangan po tingnan niyo yung context na yan. Right? Hindi po yan yung letter of the law, hindi po yan iniakma ng Diyos sa modern times natin. Yan po ay very basic. Na anupat lahat po ng bansa, kahit hindi nila alam na nagbigay ang Diyos ng Ten Commandments sa bayan ng Israel through Moses, hindi nila alam yung history ng Ten Commandments, alam po nila yung mga principles behind the letter. Okay? Kaya nga ang sabi ni Apostle Paul sa Romans 2, yung mga Gentiles na wala naman sa kanila yung law. Ang ibig sabihin po, yung letter ng law. Pero ginagawa po nila yung spirit ng law. Right? Kaya halimbawa, hindi naman po monopolize ng Israel nung panahon na yon yung virtue na honesty. Right? Hindi ibig sabihin ng Israel lang ang kuan, may mga honest na people. Kahit sa iba pong bansa, may mga honest na people. Right? At sa ibang bansa, mayroon pong mga tao na nire-respeto nila ang authority. Ang unang authority na alam ng tao pag lumalaki na siya ay yung kanyang mga parents. Lahat naman po yan na mga bansa, talagang yung pong spirit ng respect for authority, yan po ay kwan, alam nila. Right? Kaya hindi po monopolize ng Israel yung mga character traits na honesty, faithfulness, truthfulness. Hindi po yan monopolize ng Israel. Dahil yan po ang basic principles of the world na sinasabi. Hindi lang po basic principles ng Israel yan, kundi the basic principles of the world. Basahin niyo po sa Galatians chapter 4, 1 to 4. Right? Nung children pa ang Israel, spiritually children, right? Sila po ay under guardians and trustees na walang iba kundi yung law ni Moses. Okay. So ngayon alam na natin na merong letter talaga ng law at meron namang spirit. Okay? During the Old Covenant, dahil immature ang bayan ng Diyos sa Old Covenant, binigyan po sila ng pang-elementary, right? Basic principles ng Diyos. Pero ngayon na dumating na ang ating Panginoong Jesucristo at talagang nagkaroon na po ng tunay na kaalaman tungkol sa Diyos, naalaman na po ng mga New Covenant community ang plano ng Diyos, dahil naisagawa na po yung plano ng pagtubos. Alam na nila ngayon kung ano yon. Nag-mature na sila sa pagkakilala sa Diyos, sa pagkaalam ng kanyang plano, lalo na yung plano ng pagtubos, at yung kalooban ng Diyos para sa atin. Okay? Alam na nila. Na noon, masyado pong immature ang mga Israelites para malaman ang mga ito. Dahil ibinigay po sa kanila ang law ni Moses para aninuhin lang po. Aninuhin lang yung reality na
makikita pag dumating na si Jesus Christ, yung unang pagkakataon na, na siya ay dumating dito. So nung dumating na po yung reality, yung mga shadows po ng Old Covenant ay nag-fade away na. Right? Pinapaliwanag po yan ni Apostle Paul kung babasahin nyo ang Hebrews chapter 8, yung buong chapter na yun. Right? Yung pong Old Covenant was fading away at that time. Nung panahon na isinulat yung Hebrews. Okay? At yung nag-fade away daw ay obsolete na. Yan po ang mababasa natin. So, yung pong Ten Commandments at saka yung iba pang mga 603 commandments sa law ni Moses, yan po ay para sa Old Covenant. Nung dumating na ang ating Panginoong Jesucristo, siya na ngayon ang pumalit dahil siya po yung inanino. Right? Inanino siya ng law. Pagka sinabi nating law, it means all of the 613 commandments given by God to Israel through Moses. Yun po ang law. Yun ang umanino. Ang kabuuan ng law ni Moses po, ang umanino. Akala ng iba, ang umanino lang sa ating Panginoong Jesucristo ay yung ceremonial laws. Hindi po. Pati yung Ten Commandments, yan po ang anino ng perfect character ng ating Panginoong Jesucristo. When we say perfect character, hindi lang po yung letter, kundi yung kabuuan po ng spirit of the law. Faithfulness, purity, respect for authority, right? Truthfulness, honesty, lahat po yan. Yan ay nakita natin ang katuparan po, ang tunay na expression ng mga principles na yan sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya siya na nga po ang pinasusunod sa atin. Right? Hindi na yung kwan, hindi na yung law. Dahil dumating na po yung reality ng ating Panginoong Jesucristo na inanino po ng kabuuan ng law ni Moses kasama ang Ten Commandments. Alright. Ngayon, yung pong Ten Commandments, right? Nabuburaw po yan, sabi ni Apostle Paul, sa principle ng love. Yan ang spirit of the law, right? Behind the letter of the law. Yan ang spirit. At totoo naman po yan. At yung ating mga kapatid na talagang nag-aral sa Ten Commandments, alam niya na yung unang apat, yan po ay pag-ibig sa Diyos. Dahil yan po ang nagbibigay o naglalarawan sa relasyon ng Israel sa Diyos. At yun naman pong anim na huli sa Ten Commandments, yan po ay naglalarawan ng dapat na expression po ng kalooban ng Diyos sa buhay ng mga Israelites, right? Sa pakikitungo sa bawat isa at sa mga taong kanila pong masasalamuha. So, yun po ang kwan. Kabuuan ng law binubuo sa salitang love. Na pagka yung pong principle ng love ay nasa sa'yo, na-impart na sa'yo ng banal na espiritu, eh marami na pong kwan, masasaklaw ang principle na yan sa buhay mo. Love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud, it is not rude, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. Yan po ang love. Love does not delight in evil but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Love never fails. So, yan po ang one. Pero, ang expression po ng love, yung divine love talaga, ang extreme o sabihin natin yung pong absolute expression ng divine love ay walang iba kundi yung nakita po sa buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi po, herein is love, not that we love God first, but that He first loved us and gave His Son to be the propitiation for our sins. Kung mabasahin niyo po yung 1 John, dyan po ninyo malalaman, dyan natin malalaman ang tunay na ibig sabihin ng love
na nagkaroon po ng full expression sa pagbibigay ng ating Panginoon ng Diyos sa sarili niya, sa katauhan ng ating Panginoong Jesucristo, para lang po matubos tayo sa ating kasalanan at mula sa kamatayan. So, yan po ang expression ng love. Ang yung pong expression ng love, inanino lang po sa Ten Commandments. Anino lang yon. Kung gusto niyo po talagang makita kung ano ang tunay na pag-ibig, inadequate po ang one, Ten Commandments. Yan po ang lagi natin sinasabi. Perfect ang Ten Commandments para sa mga immature na Israelites. Hindi naman pwedeng ibigay ng Diyos sa kanila yung hindi pa nila maaabot na kaalaman. So, yun muna ang ibinigay sa kanila, yung letter. Pero dumating na po yung inanino ng letter, nakita na rin po yung spirit behind the letter. At yan po ang naihayag sa buhay ng ating Panginoon. Yung po mga principles na nakita sa buhay ng ating Panginoon, lalo na po yung expression ng love na hindi kayang i-express ng Ten Commandments. Okay? Hindi po yan kayang i-express ng Ten Commandments in all its length, breadth, and depth. Hanggang letter lang po ang pwedeng ma-express ng Ten Commandments at ng iba pang commandments sa Law ni Moses. Pero sa buhay po ng ating Panginoong Jesucristo, nakita po natin yung outworking ng mga principles behind the letter. At yun po ang gustong maisulat ng Diyos sa ating puso at saka sa ating isipan. Okay? Yan po ang impartation ng mga principles na yan through the Holy Spirit. Yan po ang pangako sa New Covenant. Hindi po yung ipamememorize sa atin ang Ten Commandments, ang letter ng Ten Commandments. Hindi po yan ang ibig sabihin ng I will write my laws in their hearts and in their minds. Right? Hindi po yun ang ibig sabihin nun. Kahit na po, yung mga people of God in the Old Covenant, memorize po nila ang Ten Commandments. Talagang niliteralize nila yung sabi ng ating Panginoon at Panginoong Diyos sa kanila na kailangan daw nasa kanila, nasa isip nila lagi yan. Yung iba nga, inilagay na nga yung Torah. Dito, mayroon silang maliit na aklat dito, yung Torah. Niliteralize talaga ng ng Israel. Right? Para sa ganun daw, hindi nila makakalimutan. Right. Pero hindi po ang hindi po yung letter ng Ten Commandments ang isusulat ng Diyos sa ating puso at isipan. Hindi natin imememorize yan. Yung letter na yan, ang imememorize po natin o hindi imememorize, kundi ang isusulat sa atin, yung ibig sabihin ng isusulat, i-impart, i-instill sa ating ugali, magiging parte na ng ating ugali. Hindi yung letter, kundi yung principles ng letter. Gaya halimbawa, faithfulness, right? True worship. Yung reverential awe towards God. Yung respect for authority, respect for human life, respect for honesty, truthfulness. Yung po ang yung contentment, yan po ang i-impart sa buhay natin ng banal na Espiritu. Yun po ang ibig sabihin ng New Covenant promise, I will write my laws in their hearts and write them on their minds. Right? Impartation po yon ng Spirit o principles ng letter. Okay? So, ito po ay mas malawak, itong tinatawag nating Spirit of the Law. Dahil ito po ay pwede niyong i-apply sa kahit na anong sitwasyon man. Backward man kayo sa civilization o nandun kayo sa advanced na civilization, ito pong mga principles na ito na ini-impart ng banal na Espiritu, gaya ng mga ilang nabanggit po doon sa fruit of the Spirit, right? Na pinangungunahan ng love, peace, joy, long-suffering, kindness, gentleness, self-control. Lahat pong ito,
ini-impart ng Holy Spirit sa atin. Kaya nga ang sabi ko, kung babasahin yung tuloy-tuloy ang Galatians 5, umpisa sa 18 hanggang sa 23, kung babasahin niyo yan, kung itong fruit ng Spirit ay nasa sa atin na, ang sabi po dito, there is no law against this. Okay? Ibig sabihin yan, saklaw na po lahat yung one written law at higit pa. Masasaklaw na po lahat yan. Alright? So, purihin ng Panginoon dahil tayo po ay we are now serving in the new way of the Spirit and not in the old way of the written code. Kung nahirati pa rin po kayo sa letter ng Ten Commandments, nahirati pa rin kayo sa letter ng Mosaic Law, eh wala pa po, hindi pa po kayo napunta sa New Covenant. Ha? We now serve in the new way of the Spirit and not in the old way of the written code. Iyan po ay napakalinaw na inihayag yan sa New Testament by God's revelation to the Apostle Paul. Right? He has made us competent ministers of the new covenant, not of the letter but of the Spirit. For the letter kills, but the Spirit gives life. Ito po ang hindi maunawaan ng ating mga kapwa Kristiyano na nahirati po sa letter ng Ten Commandments at sa letter ng Mosaic Law. Right? Hindi nila ma-distinguish yung letter at saka yung Spirit. Right? Doon pa rin talaga sila sa letter lagi. Alam niyo po, yung letter, at sabi po dito, the letter kills. Right? Kinikill po niya yung spirit mo dahil ikakahon ka lang dun sa letter eh. Yung mas malawak na spirit behind the letter, hindi mo na makikita. Right? Hindi yung application ng spirit na na-capture lang imperfectly by the letter of the law, eh hindi mo na hindi nalalawak. Mamamatay ka na dun sa sa letter na lang. You will not go beyond the letter at hindi mo na masasaklaw pa yung iba pang mas malawak na kalooban ng Diyos tungkol dun sa Sabbath. Halimbawa, ipagpalagay na natin tungkol na lang sa Sabbath day. Ang ibig sabihin ng Sabbath ay acceptance. If it boils down to God's acceptance of sinners particularly, yung Sabbath. Sabi po, nagpahinga ang Diyos sa kanyang paggawa sa loob ng anim na araw. Bakit? Napagod ba ang Diyos sa kasasalita? Was He physically exhausted after 6 days of creation? Of course not. Right? Dahil yung pong creation ay parang kwan lang po yan sa Diyos. Parang leisure lang yan. Right? Sabi nga nung isang manunulat, right, sa kanya sinulat, eh kwan po yan, parang play lang ng Diyos yung creation. Naglaro lang siya ng matter at iba't ibang kulay. Right? Leisurely. So, bakit siya nagpahinga? Ang ibig lang pong sabihin, nung makita niya, everything was good sa lahat ng kanyang nilalang. Right? Kung mapapansin niyo every time na maglalalang siya, pagkatapos ng isang araw na paglalalang, and God saw that everything He has made was good. Lagi po yan. At hanggang doon sa kahuli-hulihan niyang nalalang, ang babae at lalaki, ay dineclare pa rin niya na everything was good. Ibig sabihin po, masaya sa kalooban niya at tinatanggap lahat ng kanyang nilalang, bagamat alam niya na itong taong kanyang nilalang ang magdudulot po sa kanya ng sakit ng loob at magdudusa pa ang isa sa persons ng Triune God, physically magdudusa dahil magkakataong tao, dahil po sa tao. But then, hindi po niya inalintana yun. Right? Alam ng Diyos na ganun ang mangyayari. Pero sabi niya, He created
yung lahat ng kanyang created was good. Hindi po niya pinagsisisihan. Ang ibig sabihin na nagpahinga ang Diyos, tinanggap niya ng maluwag sa kanyang kalooban lahat po ng kanyang nilalang. Yung pong ibig sabihin ng rest, yung pong it is more of the rest of the spirit than the physical body. Yan po ang ibig sabihin ng rest talaga. Na yung rest na physically, yan po ay inilarawan lang yung tunay na kapahingahan na ating pong matatagpuan lamang sa ating Panginoon Jesucristo. Ang Panginoon Jesucristo na rin ang imbita sa atin para magpahinga. Hindi magpahinga sa isang araw lang, right? Kundi magpahinga po sa lahat ng araw. Alam niyo po, pagkatapos nung seventh day, hindi na po gumawa uli ang Diyos. At sabi po, He finished all His work and He rested on the seventh day. Ibig sabihin, tinanggap niyang maluwag sa kalooban niya, lahat ng kanyang nilalang, right? At hindi na po siya kung yung pahinga niya, ay patuloy po ang pahinga niya. Hindi lang po noong unang seventh day lang siya nagpahinga, right? Kundi wala na po siyang tigil na nagpahinga sa kanyang creation. Ibig sabihin, satisfied siya. Ibig sabihin, tinatanggap niya yung kanyang creation. Although alam niya, magkakaproblema siya pagdating ng araw. Pero hindi po niya pinagsisihan yan. Okay? So, nandyan po tayo sa panahon ng New Covenant na yung pong letter of the law, hindi na po yan ang emphasis, kundi yung spirit of the law. We serve God and His people in the newness of the spirit and not in the oldness of the written code. Ngayon, kung gusto niyo pong patuloy na maging immature kayo spiritually, right? Patuloy ninyong hindi makikita yung mga advanced knowledge about the will of God, His plan, and His person, nasa sa inyo po yun. It's a choice. Ang sabi nga ng isa pong netizens, with the explosion of knowledge now through the internet at sa iba pang social media, right? Ignorance is a choice. Kung magiging ignorante pa rin tayo, lalo na po spiritually, kwa na po yan. Choice nyo na yan. Kaya kung gusto nyo manatili ng manatili kayo spiritually speaking, manatili kayong kindergarten, manatili kayong elementary, ayaw nyo ng umabante, nasa sa inyo po yan. Okay? Kung hanggang dun lang, satisfied na kayo, okay na yan. Bye-bye. Yun po ang kwan. Decision nyo po yan. Pero, sinasabi ng banal na kasulatan, kailangan po tayong mag-mature spiritually. And we can only mature spiritually pagka umalis na po tayo sa shadow at pumunta na tayo sa reality ni Jesus Christ. Dito nyo po makikita ang talagang reality. Reality ng plano ng Diyos na isinikapuparan ng ating Panginoong Jesucristo. Reality ng kalooban ng Diyos para sa atin ngayon, right? Reality ng kung ano dapat tayong maging sa panahon na ito. Hindi lang po shadow ni Christ, kundi yung reality na ng mga character traits ni Christ ang makita sa atin. Hindi lang po yung letter. Let us go beyond the letter of the law. Na yung letter na yon ay akma lang sa spiritual immaturity ng bayang Israel noong panahon ng Old Covenant. Ngayon, nasa panahon po tayo ng New Covenant where God treats His people as mature believers already. Okay? Na ang sinusunod nila ngayon ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo who said to every disciple of His, follow me. Come and follow me. Hindi na po yung come and follow the Ten Commandments or the Law of Moses. Okay? Nagbigay po siya sa atin ng halimbawa
At ang halimbawa pong ibinigay niya was way beyond what the Mosaic Law could explain. What the Ten Commandments could explain. Yung pong nakita sa buhay ng ating Panginoon ay sobra-sobra po kesa sa makikita natin sa Ten Commandments at sa Law ni Moses na mga anino lang po yan. Nung dumating na yung reality, yan, nakita na natin yung mga details ng kalooban ng Diyos. Hindi lang pala sampu ang gusto ng Diyos na ating lakaran. Dito makikita natin ang gusto niyang lakaran ay yung kabuuan ng buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Lalo na po yung expression ng mga principles sa buhay niya. Not the letter, but the principles ng karakter ng ating Panginoong Jesucristo. Alayin nawa ng Panginoon ang ating pong pag-aaral na ito at tayo po ay manalangin sa ating pagtatapos sa yugto ng ating Friday School. Manaming banal na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa mga nagdaan sandali na kami po ay inyong iningatan. Kami po ay pinagkalooban niyo ng pagkakataong muling sariwain sa aming puso't isipan ang mga bagay na madaling mawala, Panginoon, kung hindi po namin babalik-balikan. Lalo na po ang Ebanghelyo ng aming Panginoong Jesucristo na madali pong mawala kung hindi po ito lagi namin aalalahanin. Alayin niyo po mga kapatiran ko sa patuloy nilang pakikinig at pagkikisa sa gawain ito, O Diyos. Nagtimpalain niyo po sila ng mas malalim, malawak at mas mataas na pagkakilala sa inyong buktong na anak upang lalong lumago po ang aming pananampalataya sa inyo. Pagpalain pa po mga nalalabing sandali ng aming pagsamba, ito po ang aming samadalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.